So, eto na naka-ready na, binuksan ko na yung gatas ko, tapos niready ko na rin tong aking baso. Tapos nandito yung thermos namin. Balit lang yung thermos namin kasi wala nga nagkakape sa amin, gatas lang. So again, bago ako maglagay ng tubig, nilalagyan ko muna siya ng 6 na scoop ng gatas. So eto na yung gatas niya. Sobrang bango ng gatas niya, guys. Ayun yung scoop niya kunin natin. Kalahati na lang, no? Abot, baka naman. And sure, baka naman. So, kukunin ko muna yung pang-scoop kasi masyadong malalim. Kasi nga, konti na lang siya. Saan na ba? Ito. So, ito yung unang scoop natin. Tapos, ilalagay natin dito. Ala, baka matapon pa. Ito. Sa camera kasi ako nakatingin eh. 1, tak-tak nyo. Tapos, ito yung pangalawa. Tapon-tapon na kasi sa camera ko nakatingin. Ito yung pangatlo. Ito yung pang-apat. Ito yung panglima. Tapos last na to. Ito na yung pang-anim, last na to. Ayan. Okay, taba ko muna kasi baka sumingaw or malaglagan ng dumi. Kung napansin nyo yung gatas niya, halos nang halahati na ng baso, di ba? Eh, kailangan natin sundin yung kanyang instruction. Tanggalin natin tong kutsara ko pa at naku muna rito. Tingnan nyo, kaluging ko lang para pumantay siya. Oh, di ba? Nangalahati na agad siya. Tapos hanggang dito lang yung tubig. So, ang ginagawa ko, syempre, pag nilagyan ko siya ng tubig, mapupuno siya hanggang dito, tapos bababa. Kasi syempre, may, hindi pa tuyo, hindi pa tunaw. Anong tuyo? Hindi pa tunaw yung gatas niya. And then, kapag may tubig na, halimbawa kasi minsan hanggang dito lang, dinadagdagan ko hanggang dito. So, ito, lagyan na natin ng tubig na mainit. Ito na yung tubig na mainit. Lagay muna tayong konti. Tutunawin lang muna natin siya. Yan. Tapos, layo natin. Baka matabig ko. Haluin ko siya. Tingnan nyo, di ba may gatas pa dyan sa ilalim. Ito. Yan. So, tutunawin ko muna siya. Kailangan tunaw na tunaw siya kasi sayang naman. Pero masarap siya kahit hindi masyadong tunaw kasi nimumuya ko. Sinisimot ko talaga. Ayan. Kapag ganyan na siya, napansin nyo, kulang pa siya rito. Yan, may gatas pa. So, dinadagdagan ko siya ng tubig. Para 185 ml talaga siya. Yan! Sakto na. Tapos, haluin ko lang siya maigi. Hanggang sa matunaw siya 100%. Ang bango. Ito lang gusto ko sa gatas na ito eh. Sobrang bango at sobrang sarap. Yummers na yummers. Kung tatanungin niyo po ako guys kung paano ko ba nalaman na 185 ml na po yung tubig na inilagay ko sa gatas ngayon. Bago po ako minom ng Ensure, yung kauna-unahang bili ko po, yung maliit pa po yung binili ko na lata, kumuha muna po ako ng feeding bottle na pamangkin ko. Yes po, di ba po may mga ano yon, may mga ml yun, may mga sukat. Ginawa ko po, nilagyan ko muna po yun ng tubig. Sinakto ko po ng 185 ml, tapos sinalin ko po sa baso. Para malaman ko kung gaano karami yung 185 ml sa baso. At yung sukat po o dami ng tubig na nasa feeding bottle, ay sakto lang din po yan yung ginamit ko ngayon na tubig na mainit. Ito po palang Ensure Gold or kahit anong gatas ng Ensure, maaari nyo lang po itong kanawin ng hot or cold. Pero ako, mas gusto po ang hot. Pero huwag nyo munang inumin kasi baka mapaso kayo. Pag maligam-gam na yan, caring-caring na pong inumin at napakasarap po talaga, promise. Guys, alam nyo ba, nung uminom ako ng Ensure Gold, by the way guys, hindi po sponsored ng video na at ngayon na, gusto ko lang pong i-share sa inyo yung naramdaman ko simula nung uminom ako ng Ensure Gold. Simula po ako nung uminom niyan, naging masarap na po yung tulog ko, promise po. At yung pag-poop ko, dati kasi nagpo-poop ako 3 days, ganun, bago ako mag-poop. Kailangan ko pang uminom ng laxative tea para lang ako mag-poop. Mapapansin nyo rin guys, yung energy nyo, ibang level. Kung dati nananakit yung mga kalamnan nyo, masakit yung mga likod-likod nyo, balakang,
Ako simula nung minum ako ng Ensure Gold. Okay guys, ulitin ko ha, hindi po sponsored ang video natin ngayon. I-share ko lang po sa inyo. Naging okay na po yung aking, alam niyo yung paglalakad, pag-upo-upo. Hindi na masyado masakit yung balakang. Kaya lang, dahil nga medyo mahal tong si Ensure Gold, kagaya niyan itong 850 grams, nasa 1.7 po ang bili ko dyan. Basta mga ganyan, naglalaro po ng 1.7, 1.6, 1.7, 1.8, mga ganun po. Hindi ko na matandaan yung exact na amount niya, pero dyan lang po naglalaro yung presyo niyan. Naisip ko na ano, itry ko yung, di ba meron pong Bird Brand Adult na pang matanda rin siya. Kasi tiningnan ko yung ano, yung kanya mga nutrition facts, ingredients, halos same lang po ng sa Ensure Gold. Meron lang pong mga ilang ingredients ng Ensure Gold na siguro mga dalawa or tatlo yon na wala po yung ano, yung ating Bird Brand. Pero sabi ko, yung mga mahalagang ingredients na kay Bird Brand din naman. Kaya kahapon bumili po ako ng ano, Bird Brand na pang-adult. Kapag naubos ko po itong Ensure Gold, itatry ko po siya. Actually, yung Anlin, baka tanungin niyo po ako, nagtry na rin po ako ng Anlin. Kaya lang, ang hindi ko po nagustuhan sa Anlin, hindi siya makreamy, parang di mo mararamdaman na magatas. Mahilig kasi ako sa mga ganyang, napansin niyo po yung kinakanaw ko. Parang makreamy siya, tapos pag ininom mo, masarap. Yung Anlin, parang ano lang siya, hindi ko may paliwanag eh. Parang nalalagnawan ako. Parang ganun po. Kahit na sundin natin yung instruction or direction na nakalagay doon sa likod ng kanyang ano, ng kanyang lagayan or packaging. Kaya naisip ko na mag-switch ako sa Ensure. Pero same halos lahat sila eh. Bird Brand, Anlin, saka itong Ensure ng ano, ng kanyang mga ingredients. May mga ilan-ilan nga lang na ingredients na wala yung dalawa. Especially sa Anlin, medyo mas marami yung wala. Kaya naisip ko na ano, try ko muna si Ensure bago si Bird Brand. Tingnan ko kung ano yung pagkakaiba nilang tatlo. Kasi pang adult nga siya na gatas eh. By the way guys, hindi pa ako ganun katanda ha. Gusto ko lang kasi na maraming mga magagandang sangkap o ingredients yung gatas na iniinom ko. Na alam nyo na, di ba, patanda tayo, hindi naman tayo pabata. Saan pa ba tayo pupunta, hindi tatanda po talaga tayo. Ang buto natin ay manghihina, di ba? Makakaramdam tayo ng pananakit ng balakang, pananakit ng mga kasukasuan at mga kalamnan. Kaya kailangan na inom tayo ng gatas. Hindi naman totally Ensure Gold na gatas yung inumin nyo. Kung ano yung gatas na nahiyang sa inyo, wag na po kayo magpalit. Yun na lang po yung inumin nyo na gatas. Or kung ano po yung sinabi sa inyo ng mga doktor nyo. Pero syempre nga po, mas mainam na tayo ay nagpapakonsult po muna sa ating mga doktor. Pero mas marami mga doktor po ang nire-recommend po nila ang Ensure Gold na gatas po. Guys, gagawa ako ng video pagkukumparahin natin yung tatlo. Yung Anlin, Ensure Gold, and Bird Brand. Yung Anlin kasi nainom ko na talaga siya, kaya lang natapon ko na yung lagayan. Kaya ang gagawin ko, bili na lang ulit ako kahit yung pinakamaliit na pack niya lang. Bird Brand naman meron ako kasi nga bumili ako kahapon nung pumunta kami sa Robinson. Naggrocery kami ng kaunti. So, mura kasi yung Bird Brand eh. Kayang-kaya ng bulsa natin. Unlike sa Ensure na talagang ang mahal niya. Kaya lang sabi nga, wag mong tipirin yung sarili mo. Lalo kung doon mo na nakita sa isang brand, yung talagang hinahanap mo. Yung tipong, eto yung makakapagpalakas sa iyo. Kumbaga investment daw sa ating pangangatawan. So guys, balikan ko kayo ha. Kapag nagawa ko na yung video at saka kapag natikman ko na yung tatlong gatas na yan. Para masabi ko sa inyo yung pagkakaiba-iba ng lasa, ng texture niya at yung mga ingredients niya at kung alin ang mas maganda. Yung tipong mas maganda tapos pasok na pasok sa budget mo. So yun lang guys sa ngayon. Spread love, no hate, and always be positive. Babush!